Nung nakaraan niya kapatid ay nagiging usap-usapan din itong ang kuponan ng Blacklist International matapos nga nilang matalo dito nga sa kuponan ng Smart Omega. Yun ay dahil sa mga crucial plays nga kapatid ng Blacklist International at hindi nga nila nagawa yung dapat nilang gawin. Kagaya na lamang dito nga sa Game 1 kapatid na kung saan panalo na sana itong kuponan ng Blacklist International pero bandang huli ay natalo pa nga sila dahil na rin di umano dito nga kay Sensui at dito nga kay Rene J na kung saan ang dalawang yan nga kapatid ang sinisisi talaga ng mga agents kung bakit nga natalo itong kuponan ng Blacklist International sa kamay ng Smart Omega. Kaya naman pumapasok nga sa ilang agents kapatid na di umano dapat na daw palitan di umano itong si Sensui para nga sa mga susunod na laban ng Blacklist. Yun ay dahil ngayon din ay nagpalit na nga itong kuponan ng Smart Omega ng kanilang core para nga sa susunod na linggo nang sa gayon ay mahabol nga nila ang kanilang puntos para nga makapasok sila sa playoffs. Si Andorio kasi kapatid ay napunta na nga dito sa kuponan ng MDL ng Smart Omega o ito nga yung tinatawag nating Smart Omega Neos na kung saan sa paglalaro nga ni Andorio dito kapatid ay nagpamalas nga ito ng kalupitan at tinalo nga nila kaagad itong TNC C4 ni Idol Zaplu. Dito ay tunay na lumabas talaga yung laruan ni Andorio kapatid dahil alam naman natin na itong ang MDL kapatid ay sa online lamang ginagawa yan hanggat hindi pa nga nangyayari itong playoffs ng MDL kapatid na kung saan wala nga ka-pressure itong si Andorio kaya naman na ipamalas niya nga yung dapat niyang ipakita dito nga sa MDL team ng Smart Omega. At siya nga ay tinaguri ang MVP dito nga sa kanilang laban. Samantalang dito nga sa MPL kapatid ay sobrang pressured talaga itong si Andorio. Kaya naman, nang dahil nga sa kanyang pressure kapatid ay hindi nga sila nakakapag-decide talaga ng maganda. At nauwi nga ito sa pagkatalo ng Smart Omega. Kaya naman dito nga kapatid ay pumapasok yung mga rumor na di umano dapat na daw palitan itong si Sensui bilang main 5 o main core ng Blacklist International. Hindi naman mapupunta itong si Sensui dito nga sa MDL kapatid dahil alam naman natin na itong Blacklist International nga ay mayroong 10th man kaya naman mayroon nga silang team A at team B at take note lang din kapatid na hindi rin biro talaga itong team B ng Blacklist International. Ang team B nga ay kamuntikan na ngang tumalo dito nga sa kuponan ng Echo na kung saan sila sana yung kauna-unahang kuponan na makakatalo dito nga sa kuponan ng Echo Esports kung sakaling na 2-0 nga nila ang kuponan ng Echo pero panalo na sana ang Blacklist 2.0 kapatid pero nadali pa nga sila sa late game kaya naman natalo pa sila bandang dulo. Posible rin kapatid na gawin nga ng Blacklist International yung ginawa nga ng Minana Esports na kung saan sa mga kalagitnaan nga nitong regular season kapatid ay nagkaroon ng shuffle sa mga miyembro nitong ang Minana Esports. Pinaghalo kasi nila yung mga miyembro ng Minana talaga at itong ang kuponan ni Boss Dogs at nagresulta nga itong ng maganda kapatid dahil sa dalawang nakalipas na laban nga nitong Minana Esports kapatid ay tuluyang nanalo na nga ito ng dalawang magkasunod at nagbabadya nga ang muli nilang pagkapanalo sa mga susunod nilang laban. Kaya naman yan nga ang ating aabangan dito nga sa kuponan ni Boss Dogs na Minana Esports. At syempre kung gagawin nga yan ang kuponan ng Blacklist International at magiging maganda nga ang resulta nito kapatid, malamang sa malamang yan ay ipasok na nga itong tinatawag nating mix and match na lineup dito nga sa MPL. Tingnan na lamang muna natin yung bagay na yan pero sa tingin ko ay malabo nga yan dahil alam naman natin na itong Blacklist International nga ay may tiwala nga sila sa kanilang mga player na kung saan hinahayaan nga nila itong mga pro player nila ngayon na mag-improve nga nang sa gayon kung sakaling palitan nga sila ay hindi nga sila panghinaan ng loob. Kumbaga sobra-sobra talaga yung tiwala ng mga
management at syempre ng mga coaching staff nga sa kanilang mga players. Syempre kapatid, bukod nga dito kay Sensui, ang isa pa sa nakikita ng mga fans ay di umano ito raw na si HGC, na kung saan ayon nga sa ilan sa mga ito kapatid ay di umano dapat daw ay si Yue na muna ang palaruin nga dito sa koponan ng Blacklist International MPL lineup, dahil si Yue nga kapatid ay nagbatak nga yan last season at maganda nga ang ipinakita ni Yue kapatid, pero kinapos nga ang mga ito dahilan kung bakit hindi nga nila nakuha ang kampyonato dito nga sa MPL maging dito nga sa MSC kapatid, ay nabigo nga itong sila Yue. Kaya naman kung mabibigyan nga ng chance itong si Yue kapatid dito nga sa main lineup ng Blacklist, abay makikita nga natin kung solid pa nga ba ito bilang mid dito nga sa koponan ng Blacklist International. Pero syempre, isang malaking kawalan talaga yung pagkawala nga nitong B-Wise dito nga sa koponan ng Blacklist kapatid, dahil kung ating ang titingnan sa decision making talaga, nasisira itong koponan ng Blacklist. May suntok naman itong koponan ng Blacklist, pero nasisira talaga sila pagdating nga sa decision making, na kung saan ito rin ang parang sinasabi nga ni Omay Venus noong nag-live nga sila ni Wise, noong nanonood nga sila ng live dito nga sa laban ng Blacklist International at dito nga sa Smart Omega. Sa ngayon nga kapatid ay medyo delikado pa talaga itong standing ng Blacklist, dahil hindi nga sila umaandar sa mga oras na ito, dahil na rin syempre naging sunod-sunod nga ang kanilang pagkatalo, at kung sakaling matatalo-talo pa nga itong koponan ng Blacklist kapatid at mananalo naman itong koponan ng Smart Omega at itong ang Minana Esports, dito kapatid ay mahihirapan nga itong koponan ng Blacklist na umahon nga sa Kumonoy para nga makapasok dito sa playoffs. Tandaan natin na ilang linggo na nga lang kapatid ay sasapit na nga itong playoffs ng MPL PH, na kung saan kung kakapusin talaga sa puntos itong Blacklist, baka hindi nga sila makasabak dito nga sa paparating na playoffs ng S12. Kaya yung mga susunod na laban ng Blacklist kapatid, para sa akin ay must win na nga yan. Sa gayon, sa dulo nga kapatid, bago magsimula itong playoffs ay hindi na nga sila maghahabol ng puntos at hindi nga sila asa sa ilang koponan na matalo para lamang sila ay makapasok nga dito sa playoffs. Sa pagpapatuloy nga kapatid o sa ping, MPLI naman tayo, na kung saan alam naman natin na itong ang MPLI ay usap-usapan na offline tournament nga ito gaganapin, na kung saan kapatid parang balak nga ng Indo na papuntahin pa nga yung mga qualified na mga koponan natin doon sa Indonesia para lamang maglaro nitong MPLI, at syempre babalik nga yung ating mga bambato para naman pagandaan nga itong World Tournament ng Mobile Legends, na kung saan kung titingnan kapatid ay nakakapagod nga yan. At malamang isa nga yan sa estratehiya ng mga Indo para nga mapagod yung mga pambato natin, nang sa gayon dito nga sa M5 kapatid ay makuha na nga yan ng bansang Indonesia. At kung titingnan din natin dito nga sa e-poster na inilabas nga nitong MPLI kapatid, ay di umano PH Era Revival, na kung saan kapatid parang ang sinasabi nga rito ng mga Indo ay di umano na raw sa Pinas ang era ng pamamayagpag nga dito sa larong Mobile Legends. Pero kung titingnan kapatid, ito lang naman yung mga kampyonato ng Indo, at yung nakaraang MSC nga ay may Pinoy din silang kasama doon. Pero kung pure Indo ngayon kapatid, hindi talaga mananalo sa atin itong mga koponan ng Indonesia dito nga sa International Tournament. Sa ngayon, kung invited nga itong China kapatid dito nga sa MPLI ay maganda nga yan. Pero syempre, bago pa lamang sa China ang larong MLBB, samantalang tayo nga kapatid ay halos 12 season na nga ang nakakalipas. Pero syempre, China yan. Alam natin kung paano maglaro ang mga Chinese dito nga sa esports community. Kaya asahan nga natin itong bansang China kapatid na magkocontribute talaga sila ng mahusay dito nga sa MPL
Invitational. At kung papaunlakan nga na ngayon na ang invitation na ito ng Indo kapatid ay mas mainam ngayon. Siyempre, Pinas o di kaya Indo pa rin talaga ang malakas nga dito sa international tournament. At usaping MPLMY naman tayo at itong ang MPLSG na kung saan na interview kasi itong si Hito kapatid at tinanong kung bakit wala pa raw di umanong major tournament itong ang Malaysia at itong ang Singapore. Ayon nga kay Hito kapatid ay di umano hindi raw talaga nagbabatak itong mga Malaysian pagdating nga sa paglaro dito sa ML. Dahil kung titingnan nga kapatid, ang layo nga ng nagawa ng mga Pinoy at ginagawa nga nitong MY at SG sa paglaro ng ML. Sa gabi lang kasi talaga naglalaro ng ML itong ang mga kakampi ni Hito. Kumbaga, inihintay niya pa nga yung kanyang mga kakampi bago pa nga sila makapag-scream dito nga sa MPL. Kumbaga kapatid, yung paglaro nga ng ML ay pastime lamang sa mga pro player dito nga sa MY at SG. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.